Nasa Pilipinas sa ngayon ang dalawang anak ni Rufa Gutierrez na sina Loren at Minis Bigtas na dumating galing Amerika nito lamang Martes, December 14. Si Loren ay kasalukuyang nag-aaral sa Amerika sa Malibu, California, kung saan kumukuha ito ng kursong BS in Economics sa Pepperdine University ng nasabing state sa USA. At si Binis naman, nagkaroon lamang ng pagkakataon magbakasyon sa Amerika ng ilang linggo ito'y upang damhin ang kanyang pamamahinga pagkatapos ng kanilang year-end school nitong huling buwan ng Disyembre. Pero ang highlight sa isyong ito, marami ang nagtaka sa mga binitawang salita ni Rufa tungkol sa kanyang dating asawang si Yelmas Bigtas. Ito'y kung bakit sinisisi nito ang bigla ang pag-uwi ng kanilang dalawang anak mula Amerika. Hindi makaila na sinabi noon ng actress Betty Quinn sa kanyang mga interview sa Showbiz Press na sa kasalukuyan nagbibigay ng full support si Yelmas sa dalawang bata, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay ang pag-aaral ng mga ito. Hindi man raw may tago sa publiko, pero ito ang tunay na katotohanan. Hindi man niya ito kayang tanggapin ang lahat ng suporta na ibinibigay ni Yelmas sa kanila at hindi man maitanggi, pero sa ngalan ng responsibilidad ay ipinaubaya na niya sa kanyang dating asawa kung ano man ang suporta na gusto nitong ibigay sa kanyang mga anak. At sa Wednesday episode ng programa ni MJ Marfori na Showbiz Connect na Connect sa TV5, kasama sina Icy Mendoza at Bianca King, ay hindi na itago ni Rufa ang kanyang mga naging saloobin. Ito ay sa tunay na dahilan ng bigla ang pag-uwi ng kanyang dalawang anak na sina Loren at Binis Bigtas mula sa Amerika. Isa raw sa mga naging dahilan nito ay dahil sa kagagawa ng kanyang dating asawa na si Yelmas Bigtas. Mangiyak-ngiyak na ikwento na actress Betty Quinn sa nasabing programa sa TV5, ito'y dahil hindi man lang raw nagpaalam ang mga ito na uuwi ng Pilipinas, bagkos nalaman na lang daw niya ang mga detalye ng pag-uwi ng dalawa isang gabi bago ito lumipad mula Amerika papuntang Pilipinas sina Loren at Binis Bigtas. At ayon sa kanya, hindi naman nagatubili na humingi ng sorry ang dalawang bata sa kanya dahil sa mga biglaang desisyon ng mga ito na uuwi ng Pinas. Datapwat, nalaman na lang niya ang mga detalyeng ito sa kanyang kapatid na si Raymond Gutierrez. Kwento ni Rufa na tumawag sa kanya si Mod ng gabing ding iyon dahil sinabi nito na sasama ang kanyang kapatid sa pagsundo kina Loren at Binis sa airport. Ikinagulat agad ito ng press sa mga naging payag sa kanya ng kanyang kapatid na si Raymond dahil ayon sa kanya wala daw siyang alam na uuwi ang mga ito. At dahil doon, agad daw itong tumawag nung una kay Binis at ito'y upang kumpirmahin sa anak ang tungkol nga sa mga naging payag na iyon ng kanilang tiyoy na si Raymond Gutierrez. Pagkatapos nito, tinawagan niya rin sa pangalawang pagkakataon ang kanyang panganay na anak na si Loren Bigtas at kinumpirma ito sa kanya na totoo ang naging payag ng kanilang tiyuhin. Dahil ayon sa dalaga, nais lamang nila na surpresahin ang kanilang ina na si Rufa Gutierrez. Ito ay sa darating na Pasko. Ito'y upang makompleto nila ang kanilang pamilya. At dahil na rin sa mga bagay na bumukod sa kanila dahil sa pag-aaral ng panganay na anak na si Loren Bigtas sa ibayong dagat. Agad naman raw nagsorry ang kanyang dalawang anak sa kanya at dito nga nila inilahad sa kanilang inang si Rufa ang kanilang tunay na pakay sa pag-uwi sa Pilipinas dahil nais lamang nila na sorpresahin ang ina. Dito rin inihayag ng dalawa ang partisipasyon ng kanilang amang si Yelmas Bigtas kung kaya't biglaan ang kanilang naging desisyon upang bisitahin ang kanilang inang si Rufa sa Pilipinas. Inamin ang dalawa na inausap sila ng kanilang amang si Yelmas. Ito'y tungkol nga sa tradisyon ng Pilipino na mag-celebrate ng Pasko sa tuwing sasapit ng Disyembre. Payag ng dalawang bata, ito raw ang gusto ng kanilang ama na bisitahin ang kanilang ina sa panahon ng Pasko dahil natutunan daw ng ama nilang si Yelmas ang kultura ng mga Kristiyano. Partikular dito ang mga Pilipino na sa tuwing araw ng Pasko umuwi ng Pilipinas. Nagkakaroon ng mga pagkakataon na kumpleto ang selebrasyon ng bawat pamilyang Kristiyano at sama-samang sinasalubong ang tunay na diwa ng Pasko sa bawat Pilipino. Maliit ang larawang bagay kung tutusin ang gastusin sa plane ticket ng dalawang bata sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Na bagay naman na sinusuportahan ng kanilang ama alang-alang sa diwa na nakagawi ang kultura ng mga Pilipino na nagkakasama ang bawat pamilya sa tuwing sasapit ang Pasko.
ang naging payag ng actress Beauty Queen, alam mo MJ, hindi ko alam kung magagalit ako sa kanya o hindi dahil hindi ako sanay na hindi nagpapaalam ang mga bata sa akin sa tuwing sila may mga importanteng bagay na gagawin tulad nito. Feeling ko nga, iniisahan ako ng kanilang baba o basta hindi ko ma-imagine kung ano ang nasa utak niya. Sa bagay, sabi nga nila, malalaki na ang mga bata. So there is a point na gumagawa din sila ng ibang idea kung paano nila ako mapapasaya. Thank you na rin ako sa kanya and at least nandun pa rin ang diwa at responsibilidad niya bilang tatay sa mga anak ko. Sa ngayon, ini-enjoy ng dalawang bata na sina Loren at Miles Picas ang kanilang Christmas break. Kasama ang kanilang pamilya, ito'y pagkatapos ng kanilang mga pagsubok sa kanilang pag-aaral. Pagkatapos nga ng bagong taon, agad na babalik sa Amerika si Loren Picas upang ipagpatuloy ang buhay estudyante. Samantala si Binis naman ay maiiwan dahil sa kasalukuyan dito pa rin sa Pilipinas, nag-aaral ang bunsong anak ni Naro Fagucheres at Yelmas Picas.